farmers, welcome back to my channel, the Salonica's Farm. Sobrang taba. Ay! Ipapakita ko sa inyo at i-update ko sa inyo yung mga manok natin dito sa farm na Rhode Island Whites. Ito yung nabili ko na 10 piraso. Ayan sa screen sa last vlog ko, ilang buwan na yung nakalipas. So ipakita ko lang sa inyo mga ka-farmers kung gano'n nakalaki ang ating mga alagang Rhode Island White. So tara mga ka-farmers, samahan nyo ko. Mga ka-farmers, nandito tayo sa loob ng kulungan natin ng mga Rhode Island Whites at ito na yung ating mga manok. Tingnan ninyo kung gano'n na sila kalalaki ngayon. Ayan, tingnan nyo, meron tayo total dyan na 5 tandang, tapos 5 inahin. So, binabantayan ng mga tandang yung mga inahin. Nanunuka na sila actually, nakakainis. Ayan, so ang tatapang ng mga Rhode Islands natin, ayun yung mga inahin sa ilalim. Ayan. Ay, Diyos ko po, Lord, huwag niyo po akong tukain po. Binablog ko lang kayo. O, eto mga ka-farmers, tingnan mo, pakita ko sa inyo. Sobrang taba. Ay! Pinapakita lang kita sa YouTube. So, ito mga ka-farmers, isang inahin natin. So, napakita niyo ang laki-laki na niya. Siguro, meron na itong 7 months siguro na yung tanda nito mga ka-farmers. Ayan. Malaki na. Pa 7 months na siguro ito. Ano, tatatakot ako sa tandang. Ang laki kasi. Grabe, ang laki na laki nila actually mga ka-farmers ha. Ito, bala ko nito makaparami mga ka-farmers na mga ganitong klaseng mga manok na mga Rhode Island Whites. Dahil magaganda tong mga laman nito, mabibigat tong mga meat type nito, tapos malalasa. Tapos pwede rin tayo magbenta nito ng mga fertile eggs. So, titingnan na rin natin sa market kung magkano ang mga bentahan ng mga ganitong klaseng mga manok. Tsaka mga... So, dahil hindi masyadong mahirap i-breed tong mga ganitong klaseng manok mga ka-farmers, yung mga Rhode Island Whites, kahit mga pagkain nila ay organic lang, ang ibigay mo, so okay lang. Kung gusto mo naman commercial feed, so okay lang rin. So, yun ang kagandahan sa kanila. So, marami mga nag-aalaga nito dito, mga ka-farmers. Pero, karamihan ay Rhode Island Reds yung mga ganitong klaseng manok na inaalaga, inalagaan. Pero, tingnan nyo, oh, ang bigat niya per piraso. Nakawala yung isa. Ayan. So, short vlog lang naman to mga ka-farmers, ng ating vlog. At saka, nangingitlog na pala to lahat, mga ka-farmers. Every other day, so may nakukuha tayo itlog dito sa kanilang nest. Tapos ini-incubate natin para ini-incubate natin mga ka-farmers para mag-hatch siya at magkaroon tayo ng mga Rhode Island White Chicks. Pero abangan niyo yung next video ko mga ka-farmers. So tumawag ulit ako sa Jacob's Farm kung saan ko binili itong mga ating mga manok dito. Ayan. Kung saan ko binili itong mga Rhode Island Whites. So nag-order na ako ng maraming piraso ng mga Rhode Island Whites, Rhode Island Reds, tsaka mga basila ng mga breed. So bala kong bumili niyan para i-free range dito sa farm. May plano kasi ako na layout sa kanilang free range cage. Abangan ninyo yan mga ka-farmers kung paano ko gagawin ang aking mga plano dito sa mga manok. Ka-farmers, nakawala yung isang Rhode Island Whites andito. So hulihin natin. Mahirap kasi na may kawala. So ito yung isa natin na nahuli, nakawala kanina. So ayun mga ka-farmers, nahuli na natin yung isang nakawalang Rhode Island White. So ito may dala kong pakain sa manok, so pakainin na natin sila. And so marami tayo dito mga klase ng mga manok na inalagaan. So hindi ko lang masama lahat sa vlog, so ihiwa-hiwalay ko na lang ng content. So after ko patukain itong mga Rhode Island White, natin patukain itong mga Rhode Island Whites natin dito sa kulungan. So, pakita ko sa inyo yung mga maliliit natin na sisiu dito na napisa natin galing sa aking incubator. So, ang dami na mga ka-farmers. Ayan. So, ito yung mga basila na So, ito mga ka-farmers yung ating mga Rhode Island. So, ito talaga yung sa mga Rhode Islands lang talaga. Malalakas sila kumain. Ayan.
na-update ko na sa inyo yung mga Rhode Island Whites. At ipakita ko naman sa inyo mga farmers yung mga sisiw ko dito sa farm. Kung saan nakapagpapisa ako ng mga itlog galing sa aking incubator. So tara, pakita ko. Nakalagay yung mga sisiw natin na napisa galing sa incubator. So, meron din doon sa kabila. So, unahin ko na itong pakita sa inyo. Ayan. So, dito natin nilagay yung ating mga sisiw na maliliit. Ayan. Ito yung anak ng mga maliliit natin na Malaysian Serama. So, ayan sa screen yung Malaysian Serama natin dito sa farm. Ayan. So, ang gaganda ng kulay. Ayan. So, papakain natin yan at pagka marami na tayong pwedeng maging breeders, pwede na tayong magbenta ng fertile eggs niyan o kaya day old or week old na sisiw. Uy, gusto ko talaga waka. Oh. Next natin, dito naman nakalagay yung mga sisiw natin na basilan. Ayan, pakita mo. Napakadami nating basilan na sisiw. Ayan, so kuha tayo na isang piraso. Nahulog ng inuman. Oh, ito mga farmers yung basila natin dito na ano. Wait lang. Sara ko muna baka mawala. So ito yung basila natin na sisiw. Ayan. So week old pa lang yan or day old pa lang ata to. So galing ito sa incubator natin. So ito ay galing na sa pagpapisa natin. Pagpapapisa natin ng mga itlog sa incubator. Ayan. So nasa stage pa lang kasi tayo mga farmers, nagpaparami pa tayo ng mga manok dito sa farm. So napakadali lang naman magparami. Once na nagkukulik kami ng itlog dito, ini-incubate lang namin ito ng around 21 days. At nagkakaroon na tayo ng mga bagong manok. So mga ilang buwan nang palipasin natin, sigurado na mapaparami na natin yung mga manok natin dito sa farm. At talagang dadating din yung panahon na makakapagbenta na tayo ng mga produkto ng galing sa manok. Yun nga, gaya ng fertile eggs, meat type, mga chick old, day old, week old, tsaka mga calm. Nagkakaroon din tayo ng mga ganyan. So, unti-unti lang talaga sa pagmamanok mga farmers dahil hindi naman mabilisan to. If ever may mapuhunan kayo, yun, pwede kayong bumigla ng pagbili ng mga marami ninyong manok para panimula. Pero mas maganda talaga na unti-unti na lang kayo magparami para nakikita rin nyo rin yung gastos kung paano ang gastos sa mga manok na ganitong mga alaga. Kasi baka mabibigla kayong mabigla once lang bumili kayo ng maraming heads ng mga manok. Magulat kayo sa gastos, syempre maraming mga maintenance yan at baka mag-fail lang kayo sa pag-aalaga ng mga ganito. So mas maganda, iniunti-unti nyo stage by stage kayo sa pag-aalaga ng mga ganitong klaseng manok at saka nakikita ninyo yung mga klase, mga breeds kung saan kayo magiging comfortable mag-alaga. So ito mga basila natin. Okay, next kong pakita sa inyo. Ito tayo sa kabila. Ito huli na to mga ka-farmers. Ito medyo malalaki na to. Medyo malalaki na tong manok natin dito. Yan. Pakita mo. Sa loob. Yan. So, yan. Galing din to sa pagpapisa natin ng incubator. So, halo-halo na naman to mga farmers. May basila, native. May panapang sabong na dyan. Panabong na binibreed ko. Ayan. Hinalo-halo na natin dito. Yan. Sobrang gaganda ng mga sisiyo. Itong manok mga farmers, i-update ko sa inyo yan lahat sa susunod na mga vlog. So pinakita ko lang sa inyo yung update natin sa Rhode Island Whites tsaka dito sa mga sisiw natin na napisa galing sa aking incubator. So yeah, magpo-post at magsishare ako ng video sa inyo if ever may mga maibibenta na ako ditong mga manok or mga sisiw. Pwedeng-pwede kayong kumontak sa akin if ever malapit kayo dito sa location ko. If ever magbenta na tayo ng mga ganitong manok, free to contact po sa akin para po makabili kayo sa akin. So, yung next video ko mga farmers, so mag-update ulit ako sa inyo sa aking mga baboy at biik. So yun mga farmers, para sa video na ito, kung nagustuhan itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!